Idol, welcome back sa ating channel. At ngayon nga, mag-spray tayo ng kulungan ng ating manok. Kung saan doon namatay yung isa nating manok, no? Gagamit lang tayo ng Major D. Ayan, so sprayin lang natin yung kulungan para ma-disinfect natin yung mga bakterya. No, maya-maya, ikikwento ko sa inyo kung ano ba nangyari doon sa ating manok. So, bali, ang pag-mix nito, mga idol, ito 20 ml. Ihahalo lang natin doon dito sa kulang-kulang 5 liters or 1 gallon ng tubig. Busin natin lahat yun, no? Para malagyan natin lahat ng kulungan. A few moments later. So ayun na nga, mga idol, no? Ano yung nangyari dun sa ating manok? Bali nung isang araw kasi, meron akong napansin na isang manok na nangihina na yung itsura niya, tapos hindi siya kumakain. Tapos ang ginawa ko, nilipat ko siya dun sa isang cage. Nakaangat sa lupa. Tapos doon ko napansin na, ano, kumakain pa naman siya nung kahapon. Pero kaninang umaga, pag-gising ko, tinchinek ko ulit, patay na yung manok. Tapos may mga dugo na, ano, yung ipot may mga dugo. So nung una kasi, ang suspecha ko sa kanila is merong avian malaria. Kasi may ilang manok ako napansin na kulay green yung ipot. Pero kanina, pagtingin ko, dugo na yung ano, yung ipot ng isang manok, tapos yun, patay na nga. Yun nga, nakakita ko sa ano, sinerch ko kung ano nga ba yun. So yung possible na sakit ng manok is yung coccidiosis. So nakukuha yung coccidiosis dun sa mga kinakain ng manok. Na, so parang ano siya, uri ng bakterya. Na pag pumasok sa tiyan ng manok, sa bituka. So dun na magsisimula, no, parang unti-unti ng tatalunin ng bakterya yung ano, yung immune system ng manok natin. Ang problema pa doon, kapag umipot na ng dugo yung manok, pag hindi pa natin naagapan, so possible talaga na mamatay na yung ating manok. So yung napansin ko lang na ano, parang early signs nung coccidiosis dun sa manok, kasi nga napagkamalan ko siya as avian malaria. So ginagamot ko sila ng pyristat. Pero ngayon, ano, naalam ko na na coccidiosis pala yung sakit nila. So yung mga simptomas na napansin ko sa kanila is yung pakpak nila nakababa. So yun yung unang ano, yun yung unang simptomas na napansin ko. Nagtaka na ako nun, bakit yung mga pakpak ng manok is nakababa, which is hindi naman nangyari dun sa unang batch ko ng mga manok. So bali yung manok ko pala namatay is 3 months na. Pero dun sa 4 months ko ng mga manok, yan, okay naman sila, hindi naman nangyari yun. Ano, hindi naman nangyari sa kanila yun. So doon sa mga 3 months naman ako, napansin ko yung mga pakpak nila nakababa. So mapapansin nyo yun, parang bagsak yung pakpak nila. Tapos yung mukha nila namumutla, so namumuti. So yun yung mga early signs na napansin ko sa kanila. Pero kumakain pa naman sila nun, at masisigla pa. Tapos yun nga, unti-unti umihina sila. Tapos yung parang pakpak nila is buhaghag na. Tapos pag pinansin mo yung sapwitan nila, parang medyo basa. So yun na. So napagkamalan ko sila as avian malaria, pero yun nga pala ay coccidiosis. Mga idol, no, galing ako sa bayan, nagtanong ako sa mga poultry supplies kung ano ba yung maganda na gamot sa ating coccidiosis para sa mga manok natin, no. At ang binigay nila na gamot is ito. Subukan daw natin itong Axilin. Ayan. So bali ano siya, nakalagay dito is for coccidiosis and avian malaria. So pang dalawang ano na siya, no, yung pwede niya magamot. So medyo konektado nga kasi yung coccidiosis sa avian malaria, kaya siguro yun na yung gamot na to, no? Parang 2-in-1 na. Ayan. So 5 grams yung isang sachet, ang bili ko is 28 pesos. So depende sa lugar nyo naman siguro, sa Shopee is 35 parang napansin ko, pero 28 lang dito sa amin, 5 grams ang nakalagay dito sa direction niya. Ay yung 5 grams or yung isang sachet is 5 gallons. Papainumin siya ng 5 to 7 days. So yung 5 gallons natin is kulang-kulang 5 litro. So yan, painumin na natin ating mga manok. Bali, ilalagyan natin is nasa 1 liter yan. Yan, ilalagyan natin. Tansyahin na lang natin kung gaano kadami. No? Huwag nyo kalimutan na yung isang sachet ay pang 5 liters. Saluin na lang natin. Bali, yung natitirang ano, natitirang laman nung isang sachet kanina,
dito ko na nilagay sa iba pang mga manok, no? Bali, 4 liters yan, kaya binubuo ko na lahat ng isang sachet. Pinaka-prevention na ng mga manok natin yan para maiwasan na nila yung coccidiosis. Mga idol, hanggang dito muna ang ating video. I-update ko na lang ulit kayo sa magiging resulta ng ating paggagamot sa mga manok. Sana maging okay sila, no? So, i-update ko na lang ulit sa panibagong video kung ano yung magiging resulta. At syempre, maraming salamat patuloy sa suporta ninyo. Shoutout pala kay Sir M5 Motovlog. So, subscribe kayo kay Sir kung mahilig kayo magmotor. At syempre, sa Honda Click Blue, sa grupo namin na Honda Click Blue, i-subscribe nyo rin mga idol. So, kung gusto nyo mga sabot sa motor, so yan, mag-ano lang kayo sa kanila. Subscribe. At huwag nyo rin kalimutan, mag-like and subscribe syempre sa ating channel. At hit yung notification bell para patuloy na ma-update kayo sa mga panibagong video. So, maraming salamat. God bless.